Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayong lahat po ay may tungkuling gawin ang pagtuturo o pangangaral sa ating pananampalataya. Tama o mali? So lahat tayo ha, sabi niyo, lahat ay may tungkuling gawin ang pagtuturo o pangangaral tungkol sa pananampalataya. Bakit? Dahil ito ay nakaugat sa sakramento kung kailan natanggap natin ang pananampalataya. Ano bang sakramento natanggap natin ang ating pananampalataya? Binyag ba? Kumpil? First confession? Communion? Alin? Baptism. Galing ni sister, no? So, nung tayo bininyagan, tinanggap natin ang pananampalataya. O, tinanggap natin ang pananampalataya para itago o ilabas? Ilabas. So, dapat ilabas natin ang ating pananampalataya. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. At mas ang tungkuling ito ay mas lalong nakaugat sa isa pang sakramento. Anong sakramento ito? Kumpil. Kung kailan natanggap natin ang Espiritu Santo at yung kanyang pitong kaloob, 7 gifts, para we will be equipped, maibibigay sa atin ang kailangan natin para maging saksi ni Kristo sa mundo. Amen po ba yun? So, naging saksi na tayo officially nung tayo ay kinumpilan. Kaya we have the obligation. Dahil ang isa sa mga dapat nating gawin bilang mga saksi ni Kristo ay ano yon? Ang gawaing pagtuturo at pangangaral tungkol sa ating pananampalataya. Kaya, hindi lamang ang mga pari, mga madre, mga katikista ay may tungkulin ng pagtuturo at pangangaral ng ating pananampalataya. Kundi tayong lahat na nabinyagan, lahat na nakumpilan. Lahat na ba tayo dito nakumpilan na? Sino nang nakumpilan? Pakitaas ang kamay. Baka iba dito hindi pa nabinyagan. Oh. Hindi nyo alam kung nakumpilan kayo. Hindi. So, dapat matanggap ninyo yung mga sakramentong yan. Dahil yan ay inaasahan ni Lord. Kung tayo mga tagasunod niya, natatanggap natin yung mga sakramento. Lalong-lalo na yung binyag at kumpil. So, lahat tayo, maging ang mga magulang, ay may tungkulin na ipangangaral ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Amen ba yon? Maging ang mga ninong at ninang ay mayroong tungkulin na ipangangaral at ituturo ang pananampalataya sa kanilang mga inaanak. Ang mga employer na tagasunod ni Kristo ay may ganun ding tungkulin na ituturo, ipangangaral ang pananampalataya sa kanilang mga employees. Kaya napansin ninyo,
may mga opisina na mayroon silang Bible study. Hindi po ba? Yung iba mayroong misa on first Friday or first Wednesday. Dahil itong mga employer na ito ay tinutupad ang kanilang tungkulin para ipangaral at ipahayag ang pananampalataya. Ngayon, mayroong pagtuturo o pangangaral na ikinalulugod ng Diyos. Tama po ba? Hindi lahat ng pangangaral tungkol sa pananampalataya ay ikinalulugod ng Diyos. Ngayon ang tanong, ano ang pagtuturo o pangangaral na ikinalulugod ng Diyos? At yan ay sasagutin ng mga pagbasa ngayong ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Ayon sa unang pagbasa, mula saan, sister? Sa aklat ni Propeta Malakias. Sino ang may gawaing ipangaral o ituro ang sa pananampalataya? Sacerdote. Agree ka ba, brother? Very good. Sacerdote. Ito yung mga pari ng lumang tipan, the priest in the Old Testament. Ikinalulugod ba ng Diyos ang pangangaral, pagtuturo ng mga sacerdote? Yes or no? Hindi. Bakit hindi ikinalugod ng Diyos? Dahil ang kanilang pagtuturo at pangangaral ay ano, brother? Hindi ayon sa daang matuwid. Yan ang sinasabi diyan, no? Hindi ko na uulitin. Sinasabi diyan, yung mga pinag-sabihan, yung mga paring ito, ang inyong pangangaral ay hindi ayon sa daang matuwid. Yun ba'y ikalulugod ng Diyos? Yung pangangaral na hindi ayon sa daang matuwid? Hinding-hindi. Kaya dahil dyan, maraming nabulid sa kasamaan. Ay talaga naman, hindi daang matuwid eh. Mapunta ka ba sa kabutihan noon? Hindi talagang pupunta ka sa kasamaan. So yan, hindi ikinalulugod ng Diyos ang mga turong lumilihis sa daang matuwid. Dahil ang Lord ay sa daang matuwid yan. Kaya, para ikalulugod ng Diyos, dapat ayon, hindi lumilihis, ayon sa daang matuwid. At siyempre, ang daang matuwid, makikita natin sa saan? Aral ng Panginoon. Saan ang aral ng Panginoon na makikita? Sa Biblia. Okay? So, sa ikalawang pagbasa naman, mula sa unang sulat, tama? Unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, sino naman ang may gawaing pagtuturo o pangangaral tungkol sa pananampalataya? O, sister, may sinasabi ka dyan? Si Apostol San Pablo mismo. Ikinalugod ba ng Diyos ang pagtuturo o pangangaral ni Apostol Pablo?
Opo. Bakit? Dahil ang kanyang pagtuturo o pangangaral ay pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tama? Hindi salita ng tao. E siyempre, pangangaral tungkol sa pananampalataya, dapat tungkol sa Diyos. Hindi tungkol doon sa nagpapahayag. Sang-ayon ba sa salita ni San Pablo ang kanyang pagtuturo sa mga taga-Tesalonica? Hindi. Kundi ayon sa salita ng Diyos. Anong pangangaral yan tungkol sa pananampalataya kung hindi naman tungkol sa salita ng Diyos? O salita. Although, malalaman natin yung ibang pangangaral ay tungkol sa nagbibigay ng aral. Hindi po ba? So dapat ma-remind po tayo doon. Kung nangangaral tayo sa pananampalataya, yan ay dapat tungkol sa salita ng Diyos. Kaya, dahil doon, nakita ang bisa ng salita ng Diyos sa buhay ng mga sumasampalataya. Dahil ang pinangangaral mo nga, salita ng Diyos, so magkakabisa ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Sa Ebanghelyo naman, ayon kay San Mateo, sino-sino ang may gawaing pagtuturo o pangangaral ng pananampalataya? Sino? Mga iskriba at mga pariseyo. Ikinalulugod ba o ikinalugod ng Diyos ang kanilang pagtuturo o pangangaral, brother? Hindi. Bakit? So, ang kanilang pagtuturo ay wala sa kanilang gawa. May disconnect sa turo at gawa nila. Nakakaya naman yun, di ba? Tinuturo mong ganito. Tapos yung gawa mo, balik-kabaliktaran. Hindi po ba? So, hindi talaga ikalulugod ng Diyos. Bakit? Ano ba yung mga gawa nila? Ang gawa nila ay nagsasabuhay ba ng pananampalataya? Hindi. Bakit? Dahil nasasabi dyan, imbes na pagaanin ang buhay ng tao, anong ginagawa nila? Pinahihirapan. Gusto ba ng Diyos na pahihirapan natin ang ibang tao? Ayan ang ginagawa daw ng mga iskriba at mga pariseyo. Halimbawa, gusto nila walang eksepsyon tungkol sa araw, tungkol sa batas, tungkol sa araw ng pamamahinga or Sabbath day. Kaya talagang mabigat yon. Walang exception. Pero, sila mismo, may exception. O, pinahihirapan nila ngayon ang buhay ng ibang tao. Pero sila hindi. May exception sila. Hindi po ba? So, yan ang una. No? Ang kanilang gawa ay hindi nagsasabuhay ng pananampalataya. Pangalawa, ang kanilang gawa ay alin? Pakitang tao. Dapat pakitang Diyos. Di ba sa pangangaral tungkol sa pananampalataya, hindi dapat yung pakitang tao, kundi pakitang Diyos. Nasa pangangaral mo, hindi nakikita yung sarili mo, kundi ang Diyos.
Kaya anong ginagawa nila para sila'y makikita agad ng tao? Kakaiba yung kanilang damit. May mga palawit-palawit pa dyan. May mga pilakperya dito. Para makita sila ng tao. Hindi nila sinisikap na ang Diyos ang dapat nakikita sa kanilang pagtuturo. At panghuli, ang kanilang mga gawa ay pagbubuhat ng sarili. Imbis na ang Diyos ay bubuhatin, ang sarili nila yung binubuhat nila. Paano? May gusto nila yung mga upuang pandangal sa piging. Ay siyempre, pag nandun sila sa upuang pandangal, ay talagang na itataas nila yung sarili nila. Gusto nila yung tanging luklukan sa mga sinagoga. Gusto nila na sila'y pagpupugayan sa mga palengke. O kahit sa palengke, gusto nilang ibubuhatin yung sarili nila. At gusto nilang tawagin silang guro. Kita mo, binubuhat yung sarili. Gusto nilang tawagin na sila'y ama ng karunungan. Anong sabi ni Lord? Dapat wala kayong tinatawag na guro o tagapagturo. Dahil iisa lang. Sino yung iisa? Ang Panginoong Hesus Kristo. Iisa lang yung ama ninyo. Ang amang nasa langit. So, yan mga kapatid, ang pagtuturo o pangangaral na ikinalulugod ng Diyos. Una, dapat ayon sa daang matuwid para walang mabulid sa kasamaan. Ikalawa, dapat ang pangangaral o pagtuturo na naghahayag tungkol sa salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Para ang salita, ang bisa ng salita ng Diyos ay makikita sa buhay ng tao. At pangatlo, ang pangangaral o pagtuturo na nakikita sa gawa. Kapag ganito, ang pagtuturo ng mga pare, ng mga madre, ng mga katekista, kung ito yung pagtuturo o pangangaral ng mga magulang sa kanilang mga anak, ng mga ninong at ninang sa kanilang mga inaanak, na mga employer sa kanilang mga employees, ay malinaw na ang kanilang pagtuturo, pangangaral ay ikinalulugod ng Diyos. Amen po ba yun? So sana sikapin natin yung ganun ang ating pagtuturo. Dahil tayong lahat ay may tungkulin na gawin ang pagtuturo, pangangaral ng ating pananampalataya. Kaya tuwing Linggo, kayo'y pinararangal. Kayo ay may pangangaral sa inyo, Linggo-Linggo, ang pare. Para yung pangangaral na inyong napulot ay dapat ituro din ninyo sa iba. Amen? So sana yun ang gawin nyo. Ituro ninyo ang itinuro sa inyo.